Si Dr. Edsel Salvaña. May pandemya pa. Ah, wala sa Zoom. Ah, okay. Nang infectious disease specialist at member ng DOH Technical Advisory Group. Dr. Edsel, magandang umaga po. Magandang umaga, kubayan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. At ayan, may mga question kaagad. Eh, ito, alam naman yun nangyari sa WHO, no? Yes, po. Inapurbahan ng Sinovac. Anong ibig sabihin nun yan? Ibig sabihin po, yung Sinovac, pag inaprubahan na, ngayon na meron na po siya yung tinatawag na emergency use listing, pwede na po ito isama dun sa mga ginagamit sa COVAX na programa ng WHO. At malamang po, katulad ng US, sinabi nila, yung mga tatanggapin nila ng mga bakuna for travel para makapasok po sa US at mabawasan po yung mga quarantine ay kasama po yung mga WHO EUL. So yung mga pangamba ng mga tao, lalo na ating mga minamahal na OFW, pwede na po silang pumasok once may WHO EUL. Hindi na nila kailangan magpabakuna ng iba pang brand. Yun ba yung pwedeng pagbatayan ng isang bansa? Paano kung pansarili nilang patakaran yun? No, well, iba-iba po naman talaga ang patakaran ng mga bansa, although mukhang ina-adapt na po ng maraming bansa yung tinatawag na WHO EUL. Katunayan nga po, yung una, kung mag-apply ka ng visa para sa China, originally ang tinatanggap lang nila na bakuna yung galing sa China, although mukhang in-expand na rin nila ito kasama yung mga Pfizer at Moderna. So bawat bansa may desisyon, pero malaking bagay po yung tinatawag na WHO EUL. Oo. Eh guys, sa UK, di ba may balita sa UK, yung Sinovac hindi tinatanggap. So with that WHO, pwede nang tanggapin ng UK o ayaw pa rin namin? Well, pag-aaralan po yan, pero sa tingin po namin, malaking bagay po ito. Ikukonsidera po talaga nila once may WHO EUL. Malaking tulong sa pagtanggap worldwide. At malaking tulong din sa atin dahil karamihan nung natin bakuna, ang mga dumarating ay Sinovac. Tama po yun. And the other thing na sinabi po ng WHO, wala po silang ginawang limit sa elderly kasi sa atin una merong concern na baka kailangan gamitin lang sa younger than 60. Oh, wala rin silang sinabi na hindi pwede sa healthcare worker. So pwede po sa lahat basta 18 and above. Lahat ng edad basta buhay pa siya. Yes po. Kasi may alam ako, 90 years old, nabakunahan ng Sinovac eh. Walang problema po. Oh, walang problema. Okay. Ito pa mga tanong, Doc. Ano ang tingin ninyo sa COVID-19 variant na na-detect sa Vietnam? Anong balita dito? Hybrid daw po ng UK at India strains. Ayun, paano yan? Yes po, pinag-aaralan pa po. Hindi pa po namin nakikita yung buong sequence. Ang sabi ng WHO, mukhang variant from India po, yung B.617.2, na baka may karagdagan lang mutation. Wala pa namang ebidensya na hybrid ito at wala rin ebidensya na mas nakakahawa at mas nakamamatay. So kailangan po natin pag-aralan, bagamat kung kahit yung variant from India pala nakita mo, dapat nababahala ka na dahil isa po ito sa mga variants of concern. So, ulitin ko lang. So, yung mga senior citizen na ayaw magpabakuna ng Sinovac, pwede na? Pwede na po. Pwede ang WH po mismo, may basbas na sa kanya. Okay. Bakit kinakailangan palitan ng tawag ng WHO ang mga variants na na-detect sa iba't ibang bansa? Kung anong bansa na-detect, yun ang tawag? Yun po. Yung layunin po kasi noon ay para hindi po talaga magkaroon ng tinatawag na stigma. Yung isang variant. Siyempre, yung variant kasi, siyempre yung makakadetect niyan, yung may kakayahan na mag-detect. So kahit siguro hindi galing sa kanila, pero sila yung una nakadetect, mukhang lumalabas na galing talaga sa kanila. Kaya ginawa nila yung sistema na yon para hindi na po, wala na pong stigma at hindi po mag-hesitate ang mga bansa na may kapabilidad na mag-detect ng mga variants na i-report po ito. Opo. Nag-survey ho ang DSWD. Maraming Pilipino daw ang ayaw pa magpabakuna. Ano bang dahilan nun nila? Ano ba talagang pwedeng kumumbinsi sa kanila? O wala tayong bakuna? Well, yun po, dalawang bagay po yun. Unang-una, yung supply ng bakuna, bagamat mukhang umaakyat naman, so this is good developments po, lalo na itong pagbigay ng WHO EUL sa Sinovac. Yung problema naman natin dito sa pagtanggap ng bakuna, yung tinatawag na vaccine hesitancy, naiintindihan naman po natin na bago talaga ito lahat ng mga bakuna, meron po talagang side effects, pero kailangan din po natin tingnan kung yung side effects na yon ay nakamamatay. In general naman po, lahat ng aprobado nating bakuna are safe and effective. At kung ikukumpara mo yung risk na mamatay ka from COVID-19 versus yung risk na mamatay ka from any of the vaccine, napakalayo po talaga yung risk na yon. Oo.
Kasi kung hindi ka ang bakuna kasi ay malaki ang tulong para, well, maiwasan mo magkasakit. O sinasabi nila, magkasakit ka man, Doc, eh hindi masyadong malubha. Tama ba? Tama po yun. Meron po tayong almost 100% protection from severe disease and from death. At bagamat bukod pa doon, lumalabas po mga datos na hindi lang para sa iyo yung bakuna, ngunit para rin sa mga tao around you dahil meron pong tinatawag na transmission blocking properties. Itong ating mga bakuna, at nakikita naman natin sa mga bansa na marami nang nabakunahan, ang Israel, ang British, ang UK at ang USA, bagsak po talaga ang number of cases and deaths nila. Sa katotohanan, yung UK, nag-report po sila ng zero deaths for the first time. And ito po ay epekto ng bakuna. Oo, at wala ng face mask pati. Yung nga po, sa US, nagtatanggal. Pero dito siguro, hinay-hinay lang muna tayo. Kailangan pa natin magbakuna ng mas maraming tao. Pag maraming na tayo, baka pwede yung face shield muna. Tingnan po natin. Saka yung mga seniors, baka makalabas na po once marami na po sa kanila ang nabakunahan. So mamili ang ating mga kababayan pag ayaw niyang magpabakuna. Ayaw mo magpabakuna dahil natatakot ka sa side effect nito? O gusto mo, anong gusto mo? Magkasakit ka ng COVID na walang side effect ang problema mo kundi hindi ka makakahinga? Hindi, mamamatay ka pa. Yun po talaga ang problema doon. Oo. Okay. Totoo ba ito na may na inilalaan daw ang Pfizer para dun sa 12 to 15 years old? Ano po, sa Amerika po, aprobado na po ang 12 to 15 years old sa Pfizer at pinag-aaralan po nila yung mga mas bata pa. So in the US, nag-vaccinate na po sila ng 12 to 15 years old. Ang vaccine efficacy po sa 12 to 15 years old sa kanilang pag-aaral, 100%. So napakabisa po talaga sa mga bata at yung dito po sa atin sa FDA, pinag-aaralan na po para ma-amend yung EUA. Hopefully masasama na natin yung 12 to 15, bagamat mas inuuna po talaga natin yung priority groups like yung mga matatanda at yung may mga kapansanan. Pero ang inaprobano ng WHO sa Sinovac ay 18 above. Yes po, yun rin naman po talaga ang ating EUA dito sa Pilipinas para sa Sinovac. Okay, eto mga tanong pa ng ating mga kababayan, Doc. Si Kabayber Gilbert, good morning kabayan. Ask ko lang, paano kapag ang below 10 years old ay nagka-COVID-19, di ba may chance maging severe yung case, tapos yung vaccine natin ay para iwas sa severe case? Di ba dapat may vaccine din para sa mga bata? Ayun nga, pinag-uusapan natin. Sabi ni Gilbert Dimakulangan ng San Jose, Batangas. Ano po? Yes po, eventually po magkakaroon din po ng bakuna para sa mga mas bata. Pero alam naman po natin ang impact ng COVID sa ating mga matatanda, up to 10% po sa kanila pwedeng mamatay. Whereas sa mga bata, less than 1%. So meron po tayong prioritization, pero makakarating po rin po sa mga bata once nandiyan na yung mga pag-aaral. Hindi lang ngayon. Yes po. Hindi muna. Marami pa. Ginagawa pa po yung pag-aaral. Pero malapit na po yan. Si Lily Diego, kabayan, ask ko lang kung schedule ka na ang mabakunahan, pero may ubo ka at sipong ka, pwede pa yon? Hindi po. Kung meron pong mga sintomas na pwedeng maaaring maging COVID, wag po muna, kailangan po talagang magpaswab muna. Tapos kahit meron ng COVID, pag natapos na po, naka-recover na yung tao at naka 10 days na, kung mild to moderate sila, kung severe 21 days at naka-recover na, pwede na po silang bakunahan. Mapera lang siguro kung yung ubo at sipong niya ay dahil sa allergy? Yes po, pero kailangan po talagang suriin at to be on the safe side, mas gusto po natin nagbabakuna tayo ng taong wala pong ibang sintomas. Mapero lang kung sipunin ka talaga. Yun nga po, siguro konting antihistamine at kausapin po ang doktor. Okay. Si Fred Pido, tanong lang po, di po ba dapat huwag mag-take ng anuman na mapapababa ng immune response bago magpabakuna? Yes po, tama po yon. In general, we want to avoid mga gamot na pwede makapagbababa ng immune system. Kasama po dito yung steroid, okay. Yun nga po, at yung mga iba kasi gumagamit ng ivermectin at hydroxychloroquine, mayroon po talagang epekto to sa immune system bukod sa risk na magkaroon kayo ng sakit, baka hindi po gumana yung bakuna. Oo. Yung steroid, kasi yung iba hindi nila alam, yung gamot nila may steroid, parang ganon, Doc. Yes po. So, importante po talaga, kausapin niyo po yung doktor niyo kung meron kayong iniinom na gamot para sigurado lang po na walang problema sa pagbabakuna. Dapat talaga magtanong sa doktor, hindi yung tanggap lang ng tanggap kung sinasabi ng doktor. Magtanong ang pasyente, di po ba?
Yes po, Mahalaga yun, oh. Importante po, lalo na kung may marami po tayong gamot, mas maganda po talaga na kausapin natin, bagamat kung mga anti-hypertensives lang, hindi naman problema yon. Ako, ang ginagawa ko, Doc, ay ginugugel ko. Yun nga po, may bago okay naman gamot. Yung pag-google, pero kasi kung may katanungan talaga, mas maganda po talaga yung doktor. Sa doktor po, para sigurado po tayo, kasi marami ring fake news na umiikot. Okay. Si Kabayan Noemi, good morning Kabayan, tanong ko lang, kung makakatulong against COVID ang pneumonia vaccine? Yung mga nagpabakuna ng pneumonia, anti-pneumonia. Yes po, actually, recommended naman po sa mga above 50 years old at dun sa mga bata na kumuha po sila talaga ng yung tinatawag na pneumococcal vaccine. Mm-hmm. Dalawang klase po ito, 1 year apart, yung PCV13 followed by yung PPSV23. At nakakatulong po ito kasi alam po natin, dun sa mga nagkakaroon ng severe COVID, meron po minsan pumapatong sa kanila, either trangkaso or itong tinatawag na bacterial pneumonia. Mm-hmm. So nakakatulong po ito, pero ang sinasabi lang po namin, siguro wag pong pagsabay-sabay kasi mahirap bantayan yung side effects. Ang sinabi po dati ng DOH is at least 2 weeks interval between 14 different days. Vaccines. Kasi nung ako'y nagpaba anti-pneumonia, after 14 days pa ako uli nakapagpabakuna. Yes po. Yun. Actually, hindi naman issue yung efficacy. It's more yung pag-monitor po kasi nung side effects nung bakuna. Hindi mo na alam kung saan ang galing kung pinagsabay mo. Opo. Si Josie Gutierrez Magana, supposedly, babakunahan ako ng COVID vaccine noong May 22. Di raw pwede. Kasi di pa raw pwede dahil di pa raw lagpas ang 28 days after our flu vaccine. Masyado mataas yata yung 28 days. Ayos po, 14 days lang po. 14 ang days, ideal is 30, pero 14 days po, after 14 days. Nung una yata. Yes po. Dok, nung una kasi yes po. So, dapat nung mabakunahan ako sa Quezon City. Mm-hmm. Nabanggit ko na nabakunahan nga ako ng anti-pneumonia. Sabi niya, you have to wait 28 days. Sabi ko, sandali lang, parang napakatagal po. So ang ginawa ko, tinawagan ko na lang ang mga eksperto sa DOH at sabi nila, 14 days lang talaga. Yes po, nagbabago rin naman po talaga. Actually, yung latest advice, baka nga hindi na kailangan eh. Pero yung issue lang naman talaga yung gusto natin i-monitor yung side effects. Oo, tama. Okay. Si Julie Silverio Tomas, paano po kung Sinovac ang first dose ko, dapat Sinovac ang second dose? Ayaw po. Ako na sumagot. Yes po. Hindi kasi po pwedeng alawalo. Ng vaccines po, sa ngayon pinag-aaralan pa lang. Wala pa yun. At hindi pa natin alam, hindi tayo sigurado yung level of protection pag pinaghahalo po. Pati yung booster, wala pa yun ano? Wala pa po. Pinag-aaralan pa rin yun. Po. And mukhang, malakas naman po talaga yung yung dalawang doses. Bagamat yun nga, may issue dun sa variants at whether nag-win. Pinag-aaralan po ito. So stay tuned. Ito, si Kabayber Windy. Tanong ko lang po kabayan, naka-second dose na ako ng Sinovac noong May 10. Hanggang ilang buwan o taon po ba epekto nito? Ayun. Ayun po, pinag-aaralan po. Yes. Pero ang data ngayon, at least 6 to 8 months mukhang gumagana at pina-follow pa rin po natin. So mas tatagal pa po yan most likely. Oo, baka ang normal niyan eh, isang taon kung sakali. Oo, baka mas matagal pa kabayan. Kaya kailangan talaga pinag-aaralan po. Okay. Si Don Javier, sir. Kahit sa abroad, pinag-aaralan na yan, Doc. Diba? Hindi lang sinasabi natin, pinag-aaralan sa Pilipinas. Yes po. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral everywhere, globally. Kasi napaka-importante po nung bakuna sa ating pag-ahon sa pandemya. Okay. Si Don Javier, kung naka-2 doses ka na at napasama ka sa contact tracing, magka-quarantine ka pa ba? Oo nga, no? Magandang tanong. Opo, sa ngayon po, yes. Kasi okay. Yun nga, konti pa lang yung nababakunahan. At yung tinatawag po na full protection ay only happens 2 weeks after the second dose. So, meron din po mga ganung bagay. Mm-hmm. At lalo na konti pa lang yung nababakunahan sa ngayon, mas maganda po talaga na dun muna tayo sa status quo bago natin dahan-dahan luluwagan once marami na po ang nabakunahan. Ay, pag ikaw ba'y naka-second dose na, Doc, kinakailangan ka pa bang magpa-RT-PCR? Kung merong sintomas po, kailangan po magpa-RT-PCR. Okay. Pero kung walang sintomas, hindi naman pa. Okay. Si Nimpa Miranda, gandang umaga po kabayan. Posible po bang magpa-booster ang mga nagpabakuna ng Sinovac ng ibang brand after 6 months? Ay, yun. Nasagot na yata ito, Doc. Ano ba? Opo, sa ngayon po, wala pa pong pag-aaral. Wala pa. Pinag-aaralan nila. Pero wala pa po tayong mga resulta at
caution rin po kasi meron din pag-aaral na pag minimix yung vaccines, pwede pong mas mataas po yung side effects. So kailangan natin tingnan which brands ang pwede at compatible kung sakali man makakarating tayo doon. Pero kung mag-experiment kayo ngayon, delikado. Wag. Wait muna tayo. Hintay muna tayo. Total bakunado na ho kayo. Yes. Sa ito, pwede po bang, sabi ni Ronquillo, na si Sunshine Ronquillo, si Demosin, pwede po bang magpabakuna kahit may pacemaker po ako? Ano po ang requirements na kakailanganin? Pwede po ba ang medical obstacle lamang? Yun. Well, sa pacemaker, wala naman problema. Bagamat kung marami kayong gamot, baka kailangan lang suriin ng inyong doktor. Importante po talaga na kung marami pong questions na ganyan, mas importante po na makipag-ugnayan sa inyong regular doctor para mabigyan ng tamang payo. Okay. Si Carmelita Aquino, sa bagay ito, naitanong na, may psoriasis? Yes po. Ang problema lang dyan po, kasi minsan may ginagamit kaming mga gamot sa psoriasis na pwede maka-apekto sa immune system. So, kausapin niyo po yung inyong rheumatologist or dermatologist, kung sino man gumagamot ng inyong psoriasis, para masabi po kung ano po yung best way to get the vaccine or if kailangan maghintay. Okay. Si Rose Domingo Raquepo, if kung may Parkinson's disease ka naman, ano po bang bakuna ang nararapat? Well, sa ngayon po, wala namang specific contraindication doon. Bagamat mas maganda po talaga, kausapin nyo rin ang inyong neurologist. Yung specialista doon. Para sigurado lang po, kasi alam ko, ang Parkinson's, marami rin po talagang gamot ang iniinom yung mga yan para wala po talaga tayo maging problema. Si Lydia Labra, kung may asthma ka, pwede ka bang bakunahan kahit senior ka rin? Yes po, wala namang problema yon. Yun lang yung may mga asthma kasi minsan marami ring allergies. So kailangan po talagang suriin din yon. Si Jesus Usman, may allergy po ako sa skin allergy. Ayun. Minsan wala, minsan meron. Pwede ba magpabakuna? Yes po, ganun rin po. Kailangan din pong suriin. Mas maganda po kung allergologist. But you can start with your regular doctor para sigurado lang po na walang maging problema. Okay, sana lang po. Pag irregular ang heartbeat, pwede bang bakunahan? Yes po, wala rin problema. Yun lang, ang ibang tao na may irregular heartbeat, umiinom ng iba't ibang gamot, lalo na yung mga tinatawag na blood thinners, kailangan po talagang suriin. Kausapin niyo po yung inyong doktor para sa individualized recommendation. Blood thinner, may mga high blood. Yes po. Well, yung blood thinner po, yung para pampalabnaw na dugo. Kasi nagkakaroon ng clots minsan yung mga taong may irregular heartbeat. Yun. Ay, Doc, paano yan? Maraming salamat muna, ha? Maraming salamat, kabayan. Ingat po. Salamat po. Si Dr. Edsel Salvanya, ang infectious disease specialist at membro po ng DOH Technical Advisory Group.